pakilala siya sa akin at kinausap niya ako. Siyempre, sa pagkutin lang ako. Si Philip is really very professional, intelligent. Si Philip can actually do a monologue. Isang buong monologue in English. Very few. Maski ako, hindi ko kaya yon. Must I spell out everything to you? This is what's wrong with this country. As a co-actor, kita mong seryoso siya sa trabaho niya, lalo na sa lines niya, tsaka yung motivation ng bawat eksena. Ako nga pala, si Wonder Rhea. Bago maging hero, iikot muna. Ikot. Pabaliktad! Pabaliktad! Siya ang gumaganap sa papel na Vivenka, ang sosyal na kontrabida sa rom-com na I Heart Davao. Pero ang kanyang big break, dumating nang makabilang siya sa soap opera na Villa Quintana taong 1995. Ngayong gabi, alamin natin ang kwento ng kanyang pagsisimula mula sa pagiging stand-up comedian hanggang sa makapasok siya sa showbiz. Ito ang tunay na buhay ni Philip Lazaro. We don't match mga socials, we coordinate. Pag kayo nag-match, ano, checkered to checkered, mukha kayong mantel! Hi! Mataray at may pagkasuplada. I'm not scared because I am here to promote an all-out war against you. That beauty is... Seryoso ang arrive. Pero palung-paluri naman pagdating sa pagpapatawa. Hold my beauty. Ako nga pala, si Miss Basana Roses. Siya ang veteran comedian na si Philip Lazaro. Dito sa isang sikat na comedy bar sa Malate, nagsimula ang karera ni Philip Lazaro bilang isang stand-up comedian noong 1990. Makalipas ang halos 20 taon, dito pa rin namin siya natagpuan. Hi guys! Meron tayong show tonight. Sa The Library po ito, ang ating farewell show. Sa The Library, kung saan nagsimula ako so many years ago. So ito po ang ginagawa ko. Usually, routine ko bago mag-show, I put on my makeup, I memorize my lines, iniisip ko lahat na sabihin ko. And of course, say a little prayer para wala akong makalimutan, timing, and all the lines. Uy, nandito si Wally! Espesyal ang gabing yon para kay Philip at sa kanyang mga kaibigan na pawang mga nakagawa na rin ng pangalan sa showbiz. Lahat kasi sila dito nagsimula sa comedy bar na ito. Kaya naman isang farewell show ang hatid nila. Pero hindi naman tuluyang magsasara ang comedy bar na ito, kundi lilipat lang sa bagong location. Isa sa mga highlight ng gabing iyon, syempre, ang performance ni Philip. Ladies and gentlemen, again, Mr. Philip Lazaro! Itago mo na lang ako sa pangalan, Cherry Pie, Chippy Pie. Ang itinanghal ni Philip, ang comedy sketch na matagal na niyang ibinabaon sa tuwing sasampa ng entablado, ang Dear Serex. Nagpakilala siya sa akin at kinausap niya ako. Syempre, sa pagkutin lang ako. Si Philip Lazaro kasi iprodukto ng workshop na ni-sponsor ng Library Foundation para sa LGBT community. He was a very serious person then. Bata pa, siguro 21. Tapos serious, lagi nakapolo, serious yung mukha. Pero ino-observe ko siya na pag nagsasalita siya, natatawa ko sa kanya. Performer na ako ng The Library noon bago na-discover siya ni Andrew De Real, yung may-ari. Sabi niya, Alan, may bago akong talent, magaling. Sabi ko, bali mo rito, patingin. Eh ako naman, pag may bagwang ganyan, umaalalay ako eh. Hindi ako nang, ako yung lalausin kita. Sa ganda ng mukha niya, di ba? Kitang-kita naman sa mukha niya, na tipong minsan pinimake-up pa siya, pinapapangit lang siya. Pero in reality, pag wala po siyang make-up, ay super beauty queen po yan. Ang dami niyang kayang gawin. At upang higit pang makilala, bisita ko si Philip. Hi, Philip. Hi. Naku, na-estorbo kita. Hello. Kamusta? Po, buti naman po. Thank you naman. At napagbigyan mo kami. Alam kong busy ka sa I Heart Davao. No, it's my pleasure. Gusto ko nga mag-guest talaga dito. Pwera biro, seryoso raw si Philip sa totoong buhay. Huwag mo akong natawagin na badakta, hindi ako badta. Kaya nga raw hindi niya akalaing malilinyan siya sa pagpapatawa.
Nagsimula raw ang lahat ng sumali si Philip sa isang foundation na nagbibigay kaalaman tungkol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Magpapamanicure lang ako, no? Ayan, ayan, no? Kami mga nagbibigay ng seminars, we also give them entertainment. So, papatawa kami ganyan, nagsishow kami kung ano-ano kalokohan na. Sa kanyang unang pagsalang sa stage, nalaman daw ni Philip na hindi pala biro ang magpatawa. Una-una lahat ako singer, sa akin di ako singer. Uh-huh. Ano ako, bold star ako eh. So parang, yun yung may package, dapat ka singer ka, tapos you can do comedy. Mm-hmm. Pero ako, parang I'm so enthralled na hindi ko kaya yan. Yung sa utak ko na, I am not a born comedian, but mm-hmm. I was born to make people laugh. Sa hindi po nakakaalam, si Philip Lazaro is one of the very few comedian na nakakapag-Ingles ng tama. Tama ang diction, tama ang grammar. Si Philip can actually do a monologue. Isang buong monologue in English. Very few. Maski ako, hindi ko kaya yon. Kaya naman ang magpa-audition ng isang comedy bar sa Singapore, si Philip lang ang bukod-tanging Pinoy na nakapasa. Pero pagdating doon, tila napasubo raw si Philip. From the Philippines! Philip Lazaro, pumukas ng curtain. Wala pa nga pala pa. Mental block ako. Tapos, may joke akong sinasabi, hindi tumatawa yung mga tao. Walk out ako. I was really crying backstage. Gayunpaman, kalaunan, nahuli rin ni Philip ang kiliti ng mga Singaporean. Tumagal din siya doon ng 2 taon. So I went on stage not as Philip Lazaro. I went as Maria Cristina Falls Eyelashes from the Philippines. Mm. That time, so ang opening ano ko is that time, Miss Universe was held here. Oo. Sushmita time. Oo. So ang opening line ko was, I'm Maria Cristina Falls Eyelashes from the Philippines. I'm so surprised because Miss Universe is going to be held in my country right now and yet I was sent to another country. Uh-oh. Is there something wrong with that? Uy, mga manas! Alam ba kapon nagbenamanan kayo sa akin? Sinuwerte ako kaya bilik kayo ulit sa akin ngayon, ha? Taong 1995, sa pagbabalik niya ng Pilipinas, nagbukas ang panibagong oportunidad para kay Philip. Nakabilang siya noon sa soap opera na Villa Quintana. Danica, Danilo yan eh! Sa ganda ng pagtanggap sa karakter niya bilang Danica, tumawid at muli itong ginampanan ni Philip sa drama series na Ana Karenina ng sumunod na taon. Pero Daya, ano mo sa ginagawang takbil kay Daniel? Kapalang araw pati yung anak mo wala na sa'yo ulit, no? Nasabak din si Philip sa pagsusulat at pagdidirect ng stage at TV shows, kabilang na ang musical variety show ni Regine Velasquez Alcacid na Full House Tonight. Ang tawag nila sa akin sa Full House Tonight, si Jaworski. Oh, working coach ako. Nagbablock ako, naka-rollers ako. Talaga, si Regine tawa ng tawa. Ano yung director natin? Parang baliw. All round, no? Kami nalaman yung direct Louis for television, ako for stage. Yes, yes. Kabilin-bilin ako. Huwag magbebenta ng alak dito. Hindi na nagbenta, dito pa uminom. Sa superhero sitcom naman na Superhero, abay barakong-barako ang karakter na ginampanan ni Philip. First time na ganyang role ang gagawin mo, no, na lalaki. Okay. Tapos yung walang bali. Oo. So para ikaw, okay, so ako talaga, okay, so... it's another, ano, feather in my cap. And then, yung nag-study ka ng karakter mo, talaga in-internalize mo yun. Sa aming pagbabalik. Lungkot na lungkot ako. Mas malungkot pa. Ako po ay tuwan-tuwa at dito pa ako ngayon sa tunay na buo. Pwede ko ba yung alisin yan? Hindi ako makapagsalita eh. Sumunod na lang siya. Alam niyo ba? Anything but reptile. Takot-takot dyan. Nakakaloko. Hindi ko kaya yung mga kaliskis, yung mga ganyan. Bunso sa limang magkakapatid, si Felicissimo Saavedra Lazaro, na mas kilala sa industriya bilang ang veteran comedian na si Philip Lazaro. Nung bata siya, he is really playful and friendly. Actually, friends nga niya yung mga bata dito sa neighborhood na kami noon, hindi ganon kasi we were not allowed to go out. Nung bata pa yan, ever since, hindi yan napalo kasi ang father ko, stricto din yan. Namumalo talaga yan ng sinturon. Pero sa aming lima, siya lang ang hindi nakatikim ng sinturon. Kasi bata pa yan, mabait siya talaga. Papa's boy daw noon itong si Philip, o Fee, para sa kanyang pamilya. Siya yung pinakaiba sa amin. Nung
nang sa pagtawag kasi kami lahat papa, ang siya daddy. Siya nga yung pwedeng magsabing pag nag-aaway si papa at si mama, o tama na kayong dalawa, siya lang yung malakas sa loob. At pagdating naman sa kanyang pagiging bading, hindi raw ito naging issue sa pamilya ni Philip. Hindi ako yung tipong bading na magaslaw o yung yes, yes. Hindi ako eh. Kasi bata pa lang ako, I play with my brother, we play basketball. I remember yan si P, tuwing Sunday yan, pag magsisimba na yung mother ko, magagalit na yan kasi kinukuha niya yung makeup. Sabi niya, pinisisi mo, nasa na naman yung makeup ko? Tapos makikita niya, nandun sa kwarto ni P. Ilupa! Hoy! Bakit? Saan ang punta mo? May bibili dun sa bukid? Bukid? Bagamat na linya sa pagpapatawa, malayo rito ang pangarap noon ni Philip. Ano bang childhood dream mo? I wanted to be a priest. I want to be a lawyer. Talaga? Oh. Bakit? Meron bang impluensya sa pamilya? Bakit gusto mo magpare? O religious kasi kami yung una-una. Okay. Mom ko sobrang religious, so like kami na sa church. And then my dad is architect slash engineer. Oo. Talino, very articulate. So I want to be like him. Dahil matayog ang pangarap, nagsipag si Philip sa pag-aaral. He's a bright boy eh. Palagi siyang may medal eh. So ano to eh, nasa Dean's Lister siya, nananalo siya sa mga oratorical, mga ganyan. Bagay na hindi na raw niya napangatawanan sa eskwelahan hanggang sa dulo. From high school, nag-dance muna ako sa UP for a year. Okay, and then? And then, para medyo nagulo yung ano ko, there was so much freedom. Sabi ko sa parents ko, I wanted to study. Narealize ko lang one day, sayang yung pera ng magulang ko. Nag-Marinol ka rin, Marinol ako. Ano naman ang, ito, com arts na to? Com arts ako. Doon ako nag-stay na mga 1.5 years. Sa huli, hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, hindi man naabot ang kanyang mga pangarap. Naging isang matagumpay naman na comedian, writer at director si Philip. At mahigit 27 years na siya in the business. Ang staying power ni Philip, dahil syempre sa kanyang husay, na aming susubukan. At ako mismo ang kanyang makakatandem. So ako ang gagawin ko ay i-act out ko kung ano yung sasabihin mo. Gagawin natin yan. Natin, I love it. Ako mag-voice over. Yes. Voice over. Baliktad naman. Ako naman voice over ngayon. Ikaw mag-ano. Ano, tawag ito itong Dear Rhea. Yeah. Dear Rhea. Alcohol. Lagi. Hindi mo lang may isip. Oo, kailangan. Itago mo na lang ako. Okay. Itago mo na lang ako sa pangalang Rhea. Ako ay 16 years old. Sexy. Bangkinita. At mahiyain. Sa ganda kong to, hirap ang aking buhay. Kaya ako ay napilitang pumasok bilang isang kasambahay. Ngayon pa lang, hirap na hirap ako. At lagi akong inaapi ng aking among, ayan, si Mrs. Chua. Lagi niya akong sinisigawan. Sinisigawan niya ako. Tapos wala akong magawa, kundi umiyak lamang. Lungkot na lungkot ako. Lungkot na lungkot. Mas malungkot pa. Kaya bigla ko nalang naisip, ako'y napatayo. At bigla ko naisip na ako ay maghihiganti. Bigla ko naalala na ako pala ay may kapangyarihan. Ako nga pala, si Wonder Rhea. Bago maging hero, iikot muna ako. Ikot. Pabaliktad. At sisigaw ako ng Wonder Rhea! Wonder Rhea! Ayan. Wonder. Nakakapagod. Thank you. Sa aming pagbabalik, sa sobrang dami nagmamahal sa akin ng ibang tao, okay na ako. Nakaka-stress lang love life. Pero kung nandiyo naman, why not? Arte ba ako? Arte. Yes! Alam niyo ba na ako'y mahilig sa bola?
Ang sports ko nung akong elementary at ang high school, basketball. Varsity ako sa Notre Dame of Greater Manila ng basketball. Oh! Ba't parang nakakita ka ng mundo? Sa ngayon, pagiging kontrabida ang kinakareer ng veteran comedian na si Philip Lazaro. This is what's wrong with this country. Gabi-gabi siyang napapanood bilang si Vivenka sa romantic comedy drama series na I Heart Davao. Parang parody siya, parang campy na kontrabida, hindi yung the usual. Yes. Pero social, refined. Refined, oo. Pero ang tira mo, tuwing kailan? Saan? Pag kasi meron akong ano eh, panargabyado ako, siya kapag ginagalaw yung mga mahal ko sa buhay. Uh-huh. Isa naman ang mahal ko sa iHeart eh, si ano lang eh, si Paul, okay. Si Benjamin Alves. Alam mo, baby Paul, I heard ah, Ponce and Tasoy daw extending their stay. Eh, may gusto siya kay ano, kay Carla, mm-hmm. Kay Hope. Kaya, yung Carla na yan, mandahanda sa akin yan, si Carla na yan eh. Naku, awayin ko yung Carla na yan. Ang ganun. Itong mga outfit na ganito, kailangan, must yan kay Vivenka. Oo, kailangan yan. Kasi feeling ko lagi ako nasa, nasa Japan, laging malamig. Maraming cherry blossoms. Lagi malamig. So, kailangan makapal talaga. Makapal lagi, oo. Mainit na kaftan. Mainit. Mainit. Mahaba. So medyo mahirap ang mga taping, ha? Oo. Mainit si Direk Felix maglagay ng punch. Kumbaga, may kukwento siya ng mahaba. Tapos akala mo seryoso. Nasanay na ako after how many months na may punchline pala sa dulo. So, nakakatuwa si Direk. As a co-actor, kita mong seryoso siya sa trabaho niya. Lalo na sa lines niya, tsaka yung motivation. Kapag kay Direk Felix, parang comedy lagi nakakatawa. Pero pag umaarte, seryoso siya. Very passionate. Anong dapat kong malaman? Once nagyan mo na yun ng makeup, naka-costume na yan, ayan na, siya na si Vivenka, yung mga accessories niya. Talagang nawawala na si Philip Lazaro. Kung sa I Heart Davao, nakikipagkompetensya si Vivenka para sa love life, sa tunay na buhay naman, happily single daw si Philip. Sa sobrang dami nagmamahal sa akin ng ibang tao, okay na ako. Nakaka-stress lang love life. Pero kung nandiyo naman, why not? Oh, arte ba ako? Arte. Para kay Philip, anumang pagsubok daw ang dumating, kanyang kakayanin. Lalo pat nariya ng mga taong lubos na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Anong aral ng tunay na buhay ni Philip Lazaro? Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal ng pamilya, at ang toong kaibigan, ang dapat mong kapitan dahil yan lamang ang iyong maaasahan sa iyong pag-angat at sa iyong pagbagsak. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang, sa Tunay na Buhay.